everyone! So today is another day and another day, another vlog! So ngayon, day off ko. And napag-isipan ko ano pong magandang gawin pag day off. So tayo ay mag-mukbang! Woo! Ito siya, itong taong to, bastos. Matagal ko na siyang hindi kasama sa vlog dahil na-busy siya sa schools, na-busy ako sa work. So ngayon, andito na siya ulit! Andito na si Tope! So ang binili namin is, ano ba Tope? KFC! Pag sure. Korean fried chicken. Pumunta kami ng Korea Town kanina. Ito, Korean chicken. Tapos ito, red bean fish cake. Tayaki. Boring naman, di ba, kung magmumukbang lang tayo. So, magkakaroon tayo ng konting Q&A and story time. Sa mga previous ng mga vlog ko video, maraming mga questions about engineering, about paano naka-work sa Amerika. Ikikwento ko na lang yung experience ko, kung anong ginawa ko from the start hanggang sa ngayon, present. Hindi naman ibig sabihin na ito talaga mismo rin yung gagawin din ninyo. Bali para sa base experience ko, makuha kayo ng idea kung pwede nyo bang ma-apply siya sa situation nyo ngayon. So, start na tayo mumukbang and story time! So, let's start. Ano ba to? Chicken. Anyway, tikman doon natin. Dip! Ingyan, oh, dip. Ingyan. Tapos sobrang anghang pala. Sarap? Meron din silang ano dito guys, radish. Sriracha man yan. Hindi. Hindi sriracha. Ayun na nga guys. So 5 years ago, nag-migrate kami dito sa Amerika. So lang. Ako lang ba? Ay, ako pala muna-una nun. So after ng graduation ko nun, hindi pala ako nag-marcha talaga. After ko matapos ang last class ko nung college, lumipad agad ako ng US. Ha? Hindi ko lang alam yun. Hindi mo alam? Ang course ko is Bachelor of Science. Ay, hindi ko pa nasabi pangalan ko ba sa mga video. Guys, ulit tayo ah. Ako nga pala si Maro Rico. 27 years old. Graduate ako ng Bachelor of Science in Civil Engineering. So nag-school ako sa Ateneo de Davao University. Nag-graduate ako is last 2015. Pagdating ko dito, hindi agad ako nakatrabaho ng engineering na related na job. Marami akong pinasukan na iba't ibang trabaho. So, naging Universal Studios ride operator ako. Next, naging cashier, server sa isang bakery. Nag-tutor rin ako ng math. After nun, nag-crew rin ako sa McDonald's. Hanggang sa naging drafter ako, AutoCAD drafter. Wow. So, good thing is, natanggap ako dun sa AutoCAD kasi mga Pilipino yung nandun lahat eh. Sakto kayo kayo. Sakto masyado kasi Pilipino yung bossing. So, sabi niya, siguro na, ano niya nabigyan ng chance yung mga kapwa Pilipino. So, yun. At wala akong local experience, yun, pinapasok niya ako. So, for 3 years, pumasok yung chicken na. For 3 years, nagtrabaho ako as AutoCAD drafter. So, nagtrabaho sa isang architectural company. Para siyang stone company ng mga luxury house sa Los Angeles. I mean, sa California. Ginagawa nila yung mga bahay ng mga Hollywood stars sa Beverly Hills. Like si Kardashian. Kino ba sound ni Kardashian? Kanye West. Yun. Si Eddie Murphy. Eddie Murphy ba? Huh? Eddie Murphy rin. Eddie Murphy. Ay, may tissue. Juice. Mukha dun. So, ayun na guys, sa 3 years na yun, ginamit ko yun na experience para maka-learn. I mean, maka-gain ng local experience. So, nag-a-assist na ako sa mga project managers, pag may mga project sila. While working dun, nagsisend ako ng resume sa mga private companies na mga nag-hire ng mga entry-level na engineer. So, yun, send lang ng resume. So, while working, take ng engineer in training exam. So, yung exam na yun yung para magikang apprentice. So, ibig sabihin, yun yung first step bago ka maging licensed engineer dito sa US. So, yung exam na yun is general mga topics sa engineering. Pare, algebra, calculus, geometry, trigo. Thankfully, first take natin is nakuha natin siya. Ang maganda kasi sa exam dito is open book siya. So, lahat ng formulas, hindi mo na kailangan i-memorize. So, dapat alam mo lang sila paano gamitin, i-substitute sa mga problem. So, after ko mapasa ng EIT, aside sa private companies, nag-apply na rin ako sa mga public companies. So, Department of Public Works. Ganun din, nag-send na rin ako ng mga resume. So, yung 3 to 5 times na akong sige pabalik-balik na send ng resume. Nakapasa naman ako sa first round ng process. Pero pagdating na dun sa exam, bagsak. Kasi sobrang competitive dito. So, kailangan nila salain ng mga applicants. May exam muna bago ang interview. Tapos, sobrang technical na mga questions nila. So, yun, bagsak ako. Hanggang
sa dumating ang isang araw. Hanggang sa... May opening. Ito na nga. May opening. Sa ano siya? Sa malayo siya dito eh. Malayo siya sa LA. 1 hour to 1 hour 30 minutes travel. Papunta pa lang dun. So malayo siya. So yung ah, sige, try ko lang to. So, yun siya. Walang examination. Yun na. Dun na. Alam na natin nangyari. Bagsak! Bagsak si Mnong. Siyempre, walang exam, di ba? Oh, yes, timing, alam mo na to. Ibibenta ko na sarili ko. Siyempre, di ba, pag interview ka, kailangan mo pabida, kailangan mo palakas, kailangan mo pabanguhin sarili mo. Medyo marunong naman ako ng ganun. So, siyempre, jaming-jamingin mo yung mga interviewer. Guys, baka nabobore na kayo, ha? Sabihan nyo lang ako dyan. Comment down below kung nabobore na kayo. Nabore na sila. Historia. Intermission muna tayo, guys. Teng, may naisip akong laro. Magbigay ako ng category. Tapos nun, paubusan tayo na sabihin. For example, category, shapes, octagon. Social octagon. Square. Ayan. Nonagon, decagon, hexagon. First category, gulay sa bahay kubo. Singkamas! Talong! Sibuyas! Gulay mo! Sibuyas at talong, sigarilas at mani. Hindi ba? Bahay kubo kahit munti. Alam lang sa isa. Singkamas at talong. Ah, singkamas di ay gaso. Ano sibuyas? Anong sibuyas? Kamila, wala tayo maglaro. Huwag na. Okay, continue na tayo sa story. May two sets na interview. Sa first interview, tatlo ang mag-i-interview sa'yo. So, para kang nagde-depend ng thesis sa panel of judges. So, syempre, di ba, hindi man natin first language ang English. So, syempre, bago dun, nag-practice muna ako ng English. So, yun na nga. Nakapasa ako sa top, I think top 11 ata yun. Sa top 11, may second batch of interview na naman. Kasi ang advantage ko nun is, napasa ko yung EIT exam, di ba? Eh, lahat pala ng mga kalaban ko is, wala pala nakapasa ng EIT. So, yun, advantage ko. Pero alam niyo naka-ano sila? Naka-masteral, naka-doctorate. So, yun na ang first engineering job ko. First job ko is engineering assistant. After noon, nakatanggap ako ng tawag na hired na ako. Nag-resign na ako dun sa akong trabaho. Sabi ko, I quit. Joke lang. I quit? Dibitaw, nagbigay lang ako ng resignation letter. So, andun na ako sa bago kong trabaho. Based sa experience ko, ang trabaho ko dun sa as engineering assistant is taga-process ng permits sa City Hall. Construction permit, encroachment permit, mga ganun. Tama yung encroachment permit. Ano siya yung parang encroachment permit? Permit yun para makatrabaho ka sa daan o sa public right of way. Kasi diba yung mga daan, yung mga streets, mga kalsada, English lang. Sidewalk, mga ano yan siya, government-owned yan, city-owned yan siya. So, bago ka makatrabaho dyan sa mga lugar na yan, kailangan mo ng permit galing sa City Hall. Aside from that, namahawak na ako ng mga maliliit na project. Ang first project ko ata nun kay parang parking lot. Gistripe lang nila yung parking lot ng building. Stripe? Gistriping. Ano ba yun? Kipinturahan. Ah. So yun, basic lang siya na job. Pero, dun ka matututo ng process ng handling a project. So, from the start yan. From ayusin mo yung specifications, i-draft mo yung drawings, tapos nun kay, ipopost sa website nyo. After nun kay, i-open na for bid. So, yung mga contractor, magbibidding na sila sa project na yun. After mabid yung project na yun, i-award mo na. Tapos nun, mag-work ka na with the contractor. Basta, maraming process, but in short, handling projects. Ang tawag nila doon is ano eh, capital improvement projects. Ang maganda dito, pag nakahawak ka na ng ganung mga project, madali na lang mag-transfer sa different cities, different public work department ng different cities. So nagstay lang ako doon ng mga almost 1 year ata, 1 year ako nagstay. Huh? Ah, 1 year. After noon, kapoy kaya mag ayan, red bean paste. Manda natin 'to. Ano to, Ping? Hala! Tayaki! Pangit mo na isda! Baliktad! Baliktad ba? Ayun. Baliktad! Anong baliktad? Ganun! Ayun ang matao! Bugo! Parang siyang piranda! Ah! Yan pala! Ah! Yan yung tsura niya, guys. So. Sa My Hero. Mmm! Masarap! So, yun na nga, guys. Ang maganda dun sa first job ko na as engineering assistant is yung mga superior ko, yung mas nakakatanda sa akin dun, hindi sila madamot. Kumari, may tanong ako, oh, how do you do this? How do you do that? Nag-answer sila. Tapos, parang walang competition. Parang, Helping. Nag-help-help sila ba? Ano ko na, oh,
nakakautan ninyo eh. So dahil doon, pag may tanong ako, doon ako naka-learn. Kahit na pag-start ko na wala akong experience talaga, na-learn ko lang siya throughout time. So doon na nga nag-start yung journey ko as engineer dito sa US. Mahirap siya, but patience lang talaga dapat, diba? Pagdating ko doon 2015, naka-work ako as engineer, 2018 pa. So dapat patient ka lang talaga. Pero, depende rin yan sa'yo. Kung may mga prior experience ka sa Philippines, edi mas better, mas madali ka makapasok mas ng trabaho. Better pa. After 1 year, lumipat na ako ng trabaho sa mas malapit dito sa LA. Siguro mga 25 minutes from LA yung trabaho ko ngayon. Hindi, 20 minutes lang pala. So yung paglipat ko, naging assistant engineer na ako. So maraming pa yung position. After assistant engineer, magiging associate engineer, senior engineer, assistant city engineer, hanggang sa magiging public works director. Wow! Yun yung plano natin. Alam nyo guys, sweldo ng public works director. Depende sa city ha. Feeling ko $150,000 to $200,000 a year. Okay, firm. Kung ang position mo yun, nandun pinaka sa taas, pero kung sa pinaka mababa ka, normal lang. Ilan, ilang years yun bago ka maging... Uy, matagal bago ka maging director. Siguro mga sobra... 30 years? Sobra 10 years, sobra 15 years. Oh my God. Okay, para ka ng doktor. Ang maganda rin dito guys, kahit na hindi ka pa license, pwede ka na mag-work as engineer. Yun nga lang, hindi ka makakasign ng plano, ganun. But, pwede ka na magtrabaho. So ngayon, ang current standing ko is, napasa ko ng EIT exam, diba? So meron akong 1 year na experience na engineering na work. Kulang pa ako ng 3 years na experience na engineering work. Ngayong April sana, kung walang corona, nag-take ako ng exam na professional engineering exam. Bali 8 hours siya na exam. Pag napasa mo yun, dalawang exam pa. So after yun ng professional engineering exam or PE exam, meron pang seismic exam, then meron pang surveying exam. Pero sa California lang yun. Sa ibang states, Mas madali kasi walang seismic and surveying exam. So after mo mag-surveying, alam mo yung nagaganyan-ganyan ka sana. Makita ko yun sa yung sa eskwelahan. Yung ganun, yung magaganyan ka. Ano yun pala? Ano yun siya? Transit, engineering transit. Bali, magaganyan ka para maano mo yung angle. Para plane? Ganun? Ano ba? No, para siyang telescope para malaman mo kung anong height na elevation, anong angle ng... Para, basta, hindi mo yung maintindihan pang engineering lang. Basta, joke lang. Ano pala guys, si Tope ngayon is, first year college. First year college sa Cal State, California State University, Fullerton. Anong course, Tope? Computer science, ah. So, ano ba yung programming? Mm. Oh, ganun. Anyway. So, guys, ang gina-review ko pala ngayon, para lang magkaroon kayo na idea, is ganito kakapal. Dalawang ganitong libro. Hiningi ko lang to sa katrabaho ko. Huh? Tag $500 ata to. Tama sabi ko. Hey, bro. Do you know anyone who I can... Borrow some reviewers? Sabi niya, oh, I have one in here, blah, blah. Don't worry, I got you, bro. So, yun lang ko, B, ambibi. Ay, hindi, ambibi. Go, ambibi. So, in summary, ngayon is, nag-work ako as assistant engineer. Mag-1 year na ako sa bago kong trabaho. So, yun, ganun pa rin. Hawak ng mga projects. Sa mga projects na hinahawakan ko ngayon, medyo level up na tayo. So, yun, mga sidewalk improvement project. Yung mga nakita nila. Yung mga nakita nyo sa previous vlog ko, yung mga nagbubuhos kami dun sa mga daan. So, ang engineering ito is a learning process. Hindi siya agad na after mo graduation, alam mo na agad lahat. Kailangan mong matutunan siya. Habang nagtatrabaho ka, natututo ka rin. Yun na, guys. So, yun na nga. May sisingit pa ako na segment dito dahil maraming questions sa mga videos ko, diba? So, naisip ko, paano ko ba ma-answer lahat ng mga questions nyo? So, ngayon, print ko lahat ng mga questions. Ayan, print ko lahat. Ayan, diba? Ayan, print ko lahat ng mga questions nyo. Ayan. Ang dami. So, ngayon, papabunutin ko si Tope na isa. Kung anong mabunot, di yun ang answerin ko. So, guys, comment nyo sa baba kung gusto nyo itong segment na to. Kung hindi, di huwag natin siya isali sa next na mga vlog. First question. Ito ay from JV Castillo. Oy, hey JV. Ikaw magbasa ng question. Nice feed na naman, bossing. Kailangan po ba ng civil engineer para po maging transportation engineer? Ha? Kaya ako nga.
So, ang answer dyan is no. So, civil engineer, meron kang subcategories. Transportation, water, geotechnical, construction. May isa pa yun na branch eh. So, ibig sabihin, pag naging civil engineer ka, anong klaseng field ang gusto mong i-pursue? So, bale sabihin mo, transportation civil engineer ako. Construction civil engineer ako. Water civil engineer ako. So, ganun yun guys. Next question! So, uy, nahulog. Takasap, ugali na question, eh. From Carl Jonathan Del Rosario. Engineer Maru, good day. I am graduate of BS Civil Engineering here in the field, year 2019. Matatanong po sana ko kung paano kayo naka-apply sa US and any knowledge or insights na pwede nyo i-share sa akin, sir. Kung ibig mo sabihin paano nakapag-apply ng trabaho, online lang lahat. Send na resume, mas hintay ka lang natawagan ka. Kung ang tanong mo nun, paano nakapag-apply? Paano tayo nakapunta dito sa US? Pataka ka lang, paano kayo nakapag-apply sa US? Yun nga, paano kayo nakapag-apply sa US? As engineer siguro. Okay, fine. Anyway, kung yun ang tanong mo is paano nakapunta ng US, pinipition kami, yun, naging permanent resident na kami dito. Guys, paki-subscribe naman! I-click nyo lang yung subscribe button dyan sa kilid dyan ba? Dito. Click nyo lang yan. Click mo yan. Click. Panoorin nyo rin ang next last vlogs niya, past vlogs. Nandito. Di ba yun? Ayan, dito guys. Dito. Past vlog ko. Dito, isang kong vlog pa ako dito, isa. Pag nagustuhan nyo to, like, comment, subscribe! See you in the next vlog! Okay, see you in the next vlog!